Dahil sa red tide, hindi na muna pwedeng kumuha at kumain ng shellfish mula sa ilang baybayin sa Pangasinan. Makibalita tayo kay Russell Simorio ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan. Imbes na mang-ani ng talaba, abala si Mang Pete sa panguhuli ng isda sa baybayin ng Anda, Pangasinan. Hindi na kasi mapapakinabangan ang mga aanihinsa ng talaba. Sa inilabas sa Shellfish Bulletin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nagpositibo sa red tide toxin ng coastal waters ng Anda at Bulinaw. Apektado rin ng red tide toxin ng Wawa River sa Bani. Kailangan maghanap ng ibang trabaho kung pagkukuhanan. Para? Para mabuhay, sir. Ayon sa pag-aaral ng BFAR, may kaugnayan ng mainit na panahon sa pagkakaroon ng red tide toxin sa mga nabanggit na karagatan. Usually, pag marumi ang tubig, pag mainit, tapos yun, nag-blue bloom itong red tide na to. Taga dyan sa aming banda dyan, puro talaba lang ang kuhan. Talaba lang hanap buhay nila. Kaya? Wala silang pagkukuha ng kuhan, ibang hanap buhay nila. Ayon sa BFAR, lubhang mapanganib ang pagkain ng shellfish tulad ng tahong at talaba mula sa coastal waters na apektado ng red tide toxin. Maring magkaroon ng paralytic shellfish poisoning ang sino mang kakain. Okay yung fish, pero yung shellfish dapat bawal. It's advised to refrain from eating, gathering or harvesting, transporting and marketing of shellfish from coastal waters of Bulinaw and Anda, Pangasinan. Sa pag-iikot ng Balitang Amyanan sa pamilihang bayan ng Anda, halos wala nang nagbebenta ng shellfish. Makaano sa kalusugan natin yun, sir? Makaapekto, di po ba? Kaya dapat, di na muna tayo bibili. Russell Simorio, Nagbabalita, Pilipinas.